Humanga nga na naman ang maraming Lakers fans pati na rin ang mga NBA fans na nanood nga ng laban ng Lakers at ng Dallas Mavericks dito kay Jared Vanderbilt. Talaga naman mga idol, tinulungan niya ang Lakers na manalo. Kumbaga siya ang nag-turn around ng labang ito sa third quarter. Nung inumpisahan niya nga talagang i-pressure si Luka Doncic at mas maging physical nga sa kanya. Nakita't nakuha nga ng Lakers player ang energy na inilalabas nito ni Jared Vanderbilt at ayun mga idol, nag-spark ng kanilang comeback, 27-point comeback to be exact mga idol, largest comeback this season. Sila nga lang ang kauna-unahang NBA team this year na makakambak nga from down 27+ points. And I know mga idol, probably yung depensa lang talaga ang main focus ng mga post, ng mga highlights, ng recognition dito kay Vanderbilt. Pero ngayong araw ay meron nga siyang 15 points, 17 rebounds at alam nyo ba mga idol, 8 sa 17 rebounds na yan ay offensive rebounds. Binigyan niya ang team ng Los Angeles Lakers ng 8 extra possessions lang dahil lang sa kanyang kasipagan sa paglalaro niya. At hindi lang yan dahil meron niya siyang 4 steals, 75% mga idol sa field, 100% sa 3-pointer dahil isa lang naman ang kanyang tinira. At meron din siyang 100% sa kanyang free throws na percentage. At ngayon nga mga idol ay tingnan natin at suriin natin ang mga naging plays na ito nga ni Jared Vanderbilt kay Luka Doncic na pagpapakita nga talaga ng pagbibigay niyang hirap dito nga sa probably top 5 player in the NBA na si Luka Doncic. First play nga natin mga idol, Jared Vanderbilt, madikit na depensa kay Luka. Na-shake off nga siya ng konti pero hands up pa rin enough para makontest ang tirang yan, mintes ang resulta. Kumuha ng screen si Luka para maalis itong si Vanderbilt sa kanya. Pero cutting to the passing lane, easy steal nga yan para kay Vando. Next play again, another screen for Luka Doncic para nga mawala sa presensya niya si Vanderbilt. At ganda nga rin mga idol na bigla ang tira. Kaso sapat nga ang contest na ni Vanderbilt din. Great job not biting on the fake. Resulta na mga idol sa mintes dahil hands up lang si Vanderbilt. Nakuha at na-disrupt na naman ang pass sa mga idol. Magandang pagbalik, recovery sa depensa mga idol. At hands up again enough para nga makapag-mintes itong si Luka Doncic. Next play, no easy handoff. Pag nandyan si Vanderbilt, resulta yan mga idol sa points para sa Lakers. At umaaligid-aligid si Vanderbilt dito kay Luka Doncic. Hindi yan naging sapat mga idol. At ayun, nag-cut na naman siya sa passing lane for an easy 2 points. Dito mga idol, na shake off ni Luka itong si Vanderbilt. Pero nandyan si AD, pasa nga ni Luka, steal na naman neto ni Jared Vanderbilt. At sama na natin yung bang play mga idol, gandang fake para nga sa easy 2 points dito nga sa labang ito. At may ginawa pa dyan itong si Vanderbilt mga idol. Offensive foul. Kumuha nga siya dyan mga idol ng dalawa. Ayan nga ang isa dyan. Tapos ito medyo flop or flop ng masasabi natin. Pero resulta nga yan sa offensive foul possession ng Lakers. So obviously gumana nga mga idol yung plano at game plan ni Coach Darvin Ham na talagang ipapatao niya kay Jared Vanderbilt etong ang si Luka Doncic. Yan nga mga idol ang kanyang main target na itong si Luka ay bantayan ni Vanderbilt all throughout the game, full court pressure. At nagresulta nga yun sa panalo mga idol, kaya good game plan para nga kay Coach Darvin Ham. At pagkatapos nga ng laban ay ito ang nasabi ni Coach Ham. His defense nga daw on Luka, his activity sa court kapag siya'y naglalaro, samahan pa ng kanyang energy, tapos kanya nga daw sipag pagdating sa offensive rebounding mga idol at defensive rebounding. Ang hirap nga daw ng trabahong ginawa neto ni Vando ngayong araw sa pagdidepensa kay Luka. Alam naman na daw natin kasi kung anong klaseng player itong si Doncic, kung ano ang kanyang kalibre. Pero anyways nga mga idol, kayo ba? Ano bang masasabi nyo sa naging performance neto nga ni Jared Vanderbilt? Hindi lamang kay Luka Doncic kundi sa buong laban niya. Komento nyo lamang yan sa ating comment section.